indlela engumangaliso. Kamusta mga kabady? Matapos hindi pinalad sa kanyang laban, itong ating pambato na tubong Tampilisan, Zamboanga del Norte, si Jonah Sultan, na matalo ito kay Paul Butler sa pamamagitan ng unanimous decision. Pagkatapos na matalo ito kay Paul Butler, mahigit isang taon na itong hindi lumaban si Babaw na Luna, kaya maraming mga boxing fans ang naghahanap dito at kung saan na daw si Jonah Sultan, bakit hindi na lumalaban. Pero ngayon darating na si Team Resize, taong kasalukuyan, muling lalaban ng ating pambato na si Jonas Sultan kontra ito sa isang Amerikano na si Frank Gonzalez. May ring record itong si Gonzalez na 12 na panalo, 3 ang talo, 6 na tapos sa knockout. Samantalang, may ring record naman itong ating pambato na 18 na panalo, 6 ang talo, 11 na tapos sa knockout. At kung ang record ang pagbabasihan, di hamak na mas lamang itong ating pambato at mga di kalibring boksingero ang nakakasagupan nito. Sa ngayon, maraming mga boxing fans ang nasasabik na makita na lumaban si Jonah Sultan, si Babaw ng Luna. At bago ang kanyang laban, balikan muna natin ang laban ni Jonah Sultan kontra Makasoli Titi noong 2016, kung saan pinatulong niya itong nakatayo si Titi at muntikan pang madisgrasya. Narito ang highlights ng kanilang laban, pero kung bago ka pa lang sa channel ko, pakilike at subscribe naman. Pakihit na rin ang notification bell para palagi kayong updated. Maraming salamat po mga kabady. Dito pa lang sa round 1, napakita na kagad ng pag-aagresibo ang ating pambato. At dito, nawarningan si Jonah Sultan dahil sa batok daw, mama ang kanyang suntok. Yeah.
Golden Glove at Tyson Tantor. Walang panawa sa Silikan. Ako na rin sa mga ang sa mga partner. At dito sa round 2 ng kanilang laban, tuluyan ang tinapos ni Jonas Sultan itong si Makazole Tete. Pinatulong niya itong nakatayo. Namakita ng referee na hindi na sumusuntok itong si Tete, tuluyan na itong hininto na referee at sinakluluhan na rin ng kanyang corner itong si Tete dahil nawalan ito ng malay at nilagyan na rin ito ng oxygen upang makahinga. Kaya kabang-abang ito muling pagbabalik ng ating pambato ni si Jonas Sultan. Ano pong opinion tungkol dito? Paki-comment na lang po sa baba. Hanggang dito na lang po tayo mga kabady. Maraming salamat po.